So, itong settings naman ito is for idling. So, ayan. So, kung naririnig nyo, parang pumipitik-pitik siya. Hi! This is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-tech dudes and tech dudettes. So, sa ngayon, magpapalinis tayo ng fuel injector. And pupunta tayo kaya Milvin's Auto Shop dito lang sa may Mapulang Lupa, Valenzuela. So, malapit lang tayo sa kanila. Sa taga Quezon City lang ako. And ang daan lang natin is pa NLEX. Pero hindi talaga tayo papuntang NLEX. So, dun lang yung way. So, malapit lang sa amin yun. So, tatry natin palinis yung fuel injector natin. Titignan natin kung gaganda yung takbo lalo and kung titipid lalo sa gasolina. So tara, samahan niyo ako kung paano niya gagawin. Papakita rin natin yung machine na gagamitin niya and kung paano maglinis. Ngayon kila Milvin's Auto Shop. So kung makikita niyo walang sign, pero kung i-waste niyo naman makikita niyo naman to or sa Google makikita niyo. So may palatandaan naman dito na parang tindahan. Ayan, dyan. And Servando Street lang naman siya. So, makikita niyo naman sa waste to. So, pasok tayo sa loob. So, dito yung sa loob niya. So, ito yung pinaka-loob niya. So, ayan, may ginagawa sila dyan. So, ito yung sasakyan natin. So, ta. Kapalamigin lang muna natin itong makina. And then, baklasan na. May ginagawa pa kasi sa kabila. So, antay muna tayo. Sana tumipid na. Medyo malakas na kasi sa gas eh. Pero tumipid ng konti pero bumabalik-balik. So tingin ko fuel injector na. Bali, ito na yung sa makina natin. Tinatanggal na ni Boss Ryan. Ayan, si Boss Ryan yung nagkakalas ngayon. So si Boss Ryan Miko. So dito lang yan sa may Milvin's Auto Shop. So naglilinis din pala sila ng aircon, no? No backlash dashboard. So ayun, check nyo na lang yung page nila, tanong kung ano yung mga gusto nyo itanong. So ayan, tinatanggal na yung parang cover natin. So ayan. So bali, ito pala yung machine na gagamitin nila. So I'm not sure kung paano talaga gumana to, wala tayong idea. Pero based on sa mga nasabi nila, yung buga nito ipapantay-pantay niya. And then ayan. Ultrasonic. Ultrasonic daw 'yan, ultrasonic. May cleaner siya na ultrasonic. Tapos sa yung mga buga niya, yung mga numbers dito. So hindi ko alam kung ilan talaga dapat. So buti na lang pinagawa din natin kasi yung gagawin ko sana is yung parang bubugahan lang ng ganito. So may nabili tayo sa Lazada na ganun. Pero hindi ko lang alam kung malakas ba or mahina yung ibubuga niya. So mas maganda na rin para calibrated. Para calibrated yung injector natin, mas maganda yung may machine na. So ito yung machine nila. Yun. Yung fuel injector natin. Ito yung aurad. So ito na yung mga fuel injector natin. So, medyo madumi. So, ayan. Medyo madumi siya. So, lilinisan nila to. Yung apat na yan. Ito yung pinaka fuel rail natin. So, dapat pala nalinisan ko na rin to.
So bali ito yung spark plug natin. So walo yan. Walong spark plug. So good luck naman sa maintenance. NGK pa yan. So ito yung mga spark plug natin. Nilinisan din ito. So ito na yung machine nila. So ayan. Habang nililinis yung spark plug and ano natin, yung fuel injector, so check na rin natin yung mga ignition coil nito. Kung may bend ba, kung may bale, kung may butas. So ito mukhang okay naman. So visual check lang tayo. Tingnan natin kung may mga crack. So mukhang okay din naman ito. Linis na rin yung pinaka suksukan niya para talaga malinis. Ayun, nalinis din. Ayun, buti napunta rito. Malinis yung engine bay natin. Engine bay natin after na malinis ni Kuya Melvin ng carb cleaner. So pwede pala yung linisan din. So medyo nakita na natin yung pinaka makina. Kanina kasi napaka dumi. So ngayon luminis na siya. Kahit pa paano. Much better kaysa dati. Ito naman yung fuel rail natin. So nalinis na rin siya. So ayan. Ito yung pinaka-clip niya para sa gas. So iniipit niya yun dyan. So malinis na siya. Next time, next naman is yung fuel injector. Naka-timer siya. Una ng tamang gap. Okay, 435. So okay naman siya, no? Okay naman, 35 ba na? 0.35 yung ano, yung gap niya, yung clearance niya. So yan. So lahat yan 0.35 na. Buti na lang din nakunta tayo rito para ma-check lahat ang dapat i-check. So yan, 0.35. So ano ba yung normal? Kung ano po yung pinakamalapit po sa lahat, yung po yung dun tayo nag-base. Pag may 0.40 po, lalagay po natin sa kung ano po yung pinakamarami. Kung ano po, 0.30 po yung pinakamarami.
Tapos yung 0.40 po, gagawin natin siyang 0.35 para pare-pare. So, tour muna tayo dito sa Melvin's Auto Shop. So, ayan. Dito tayo ngayon. May sasakyan natin. Ayan sila. Ayan si Kuya Melvin, yung naka-blue. So, ito yung place nila. So, kanina may ginagawa rito. So, okay na. Natapos na. So, sa atin naman yung ginagawa. So, dito yan sa may Mapulang Lupa, Valenzuela. So, ayan. So, kung gusto nyo magpa-schedule, punta lang kayo sa website nila. Lalagay ko na lang sa description yung Facebook page nila para alam nyo kung paano magpa-book, or kung gusto nyo magtatanong na lang muna kayo para for additional information. So ayan. So antayin lang muna natin matapos ng sasakyan natin. So, ito, ikakabit na yung fuel injector natin dito sa machine nila. So, ito. Nakakabit na yung fuel injector natin. Tapos, nakasaksak na ngayon yung wire. And then, start na nila yung process. So, 5 minutes lang yun, Kuya Melvin. Flashing muna. Ah, flashing daw muna. Ayan. So, yan. So yun, ganun pala yun. Ano so, ganyan yung nangyari. 10 9 8 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
nakapatay nga raw yung makina natin, walang pumapatak-patak dyan. So, naka-on na yung machine ngayon, so titignan na lang natin kung may drops dito sa mga sa injector natin. So far wala naman. So mukhang okay naman. So maganda yung kinalabasan. Buti talaga may machine na ganito para matesting lahat ng dapat i-testing. So kung tinuloy ko pala yung pagdi-DIY ko, hindi ko magagawa to kasi wala tayong machine na katulad nito. So hindi rin magiging tama yung magiging pressure siguro. Hindi rin natin malilig test. Hindi natin alam kung paano mangyayari kung wala talagang machine na magte-testing na katulad nito. So mas mainam magpa fuel injector cleaning na lang kayo para mas sure kayo. So ang testing naman ngayon is yung number 5, so accelerating test. So titignan natin yung settings niya pag umaandar yung sasakyan natin. Yung pressure niya, so yun yung pressure niya. So ito yung mga input. So ayan. So ito na yung after ng malinisan. So ganito na siya. So ganyan lahat yan. So ito. So malinis na siya lahat. Na-test na rin natin lahat ng settings. Kung may leak test, yan okay naman. So kakapit na.
kakabit na yung fuel rail natin. So, malinis na siya. Yes. Nalinis din sa wakas. So ayun na nga, katatapos lang linisin yung fuel injector natin. So nalinis na yung fuel rail, tapos yung engine bay, pati yung NGK na spark plug natin. So nalinis na yung mga yon. So malinis na yung fuel line natin, no? So na nalinis na nila Kuya Melvin. So kung gusto nyo magpalinis ng fuel line nyo or ng fuel injector, pwede kayong magtanong sa bibigay ko na link sa description. So page nila yon, pwede kayo magtanong sa kanila. Meron ding contact numbers doon. At kung gusto nyo magpa-schedule, meron din doon. So kayo na bahala. So check nyo na lang yung mga videos nila kung paano nila gawin. And ang kagandahan doon is yung meron silang machine. And ngayon ang napansin ko, parang wala na siyang ganong vibration lalo, no? So lalong mas naging stable yung takbo natin, pati yung vibration niya. So wala na ako naramdaman ngayon, smooth lang yung takbo natin. So maganda yung nangyari kasi nga pinalinis natin. So buti na lang din pinalinis ko instead na ako yung naglinis, kasi kung ako lang, hindi ko madedetermine kung malakas ba or mahina yung magiging buga ng fuel injector natin kung i-DIY natin. So mas maganda talaga may machine para matesting kung ilan yung ibubuga niya. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please click like, subscribe and hit the notification bell para sa mga next videos natin na katulad nito, no? So, thank you and God bless!